Isang mapagpalang gabi ang aking pagbati sa lahat ng ating mga tumatangkilik sa ating online discipleship training. And because today is Wednesday, ang ating subject po ay training for incoming leaders from 9 to 9:45 p.m. So, natapos na po tayo ng Monday ang The Purpose-Driven Life, la week number 9 to 9:45 every Monday, ang Christian Life and Service Seminars, Module 201, Discovering My Maturity. Lesson 1 po tayo kagabi. At ngayon naman ay Training for Incoming Leaders, week number 9 or lesson number 9 tayo. So in the next 45 minutes, maganda naman po ang ating topic. Kaya inaasahan ko po na excited po tayong lahat, bagamat ngayon ay Miyerkules Santo na at maaring kayo ay busy na sa inyong mga kanya-kanyang bakasyon, kanya-kanyang pahinga, at umaasa pa rin tayo na bibigyan daan ninyo ang ating programa, ang ating training for tonight. At meron na pong 30 katao na kasama natin. It's 9:01 at 30 katao po ang kasama natin na 36. But anyway, kahit simulan po natin, ay nandiyan lang naman po sa ating Facebook page at sa YouTube channel ang ating lesson. Simula pa noong week number 1 or lesson number 1 ng tatlo nating subjects. So available po yan. So kahit ilan lamang po tayo magsisimula, yung mga magre-replay ay pwede nilang balikan mamaya. Okay. So tapos na po tayo sa mga subject katulad ng Trinity. Last 3 Wednesdays natin. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, o ang Trinity. Ngayon naman, ang ating pag-uusapan sa ating training for incoming leaders ay the church, ang simbahan, ang iglesia, the church, the called out ones. Amen? The church is a collective group of disciples of Jesus Christ. The term actually means called out ones. The church is not a building or a location, but a people. People who have been saved by Jesus, by the Lord Jesus Christ, and are now committed to the teaching, fellowship, and missions of Jesus make up the church. Churches have structures, purpose, and ordinances that distinguish them. So, ang pinag-usapan natin sa susunod na 45 minuto ay ang iglesia o ang simbahan. Ang simbahan ay isang kolektibong grupo ng mga disipulo ni Jesucristo. Ang termino ay talagang nangangahulugang mga tinawag, the called out ones, mga tinawag. Ang simbahan ay hindi gusali o isang lokasyon, ngunit isang grupo ng tao. Tao ito, no? Ang mga taong naligtas ni Jesus at nakatuon sa pagtuturo, pakikisama at misyon ng Panginoong Jesus ang bumubuo sa simbahan. Ang mga simbahan ay may struktura, layunin at mga ordinansa
na nagpapakilala sa kanila. So, tingnan ho natin ang sinasabi ng Bible sa ating unang babasahin, Ephesians 4:15 and 16. Ito po ang sabi, "Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ." At ang sabi po sa verse 16, "From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as its part does its work." So Ephesians chapter 4, verses 15 and 16. So doon po ay binigyan ng description ang simbahan. So ang una nga nating tanong ay, how is the church described? No? Ano ba ang paano inilarawan ang simbahan? Ayon sa Efeso 4:15 and 16, ang simbahan ay hindi gusali, hindi struktura, hindi lokasyon. Ang simbahan na tinutukoy ay tao. Tayo po. Ako ay church, ikaw ay church. At paano po inilarawan ng Panginoong Jesus kaugnay? Paano inilarawan si Jesus kaugnay ng simbahan? How is Jesus described in relation to the church? Siya po ang the head of the church, and the church is His body. Ang Iglesia ay ang kanyang katawan. Ano pa? How is this different from a physical building? So, hindi nga po siya gusali, hindi siya lokasyon, hindi siya organisasyon. Ito ay katawan ng ating Panginoong Jesus. Kung paano ito naiba sa isang physical na gusali. Kasi malimit po tayong pag sinabing punta tayo sa church, ano nga ba ang ating tinutukoy doon? Nag-church ka ba ngayon? Ang tinutukoy natin doon ay building, gusali. Pumunta ka ba sa church kanina? Ang tinutukoy doon ay yung lokasyon ng simbahan, na kung saan hindi ito talaga ang original na kahulugan ng church. Hindi ito physical building, hindi ito gusali. Katulad dito sa Cubao, minsan sinasabi, pumunta ka ba sa Cubao Church kanina? So ang tinutukoy po ay yung gusali. Pumunta ka ba sa JLG Manila Church kanina? Ang tinutukoy po ay lokasyon. Pero pag tinignan ho natin, ang definition ng church according to Ephesians 4:15 and 16 ay hindi siya gusali. Ang kaugnayan ng church sa Panginoong Jesus, siya ang ulo, tayo ang katawan, at naiiba ito sa isang physical na gusali, sapagkat ang tinutukoy kapag church ay tao, mga tao. Amen? Okay. So let's go to the universal church, ang universal na simbahan. And the Bible uses the word church when describing all those in the whole world who are truly saved by Christ. Pinuntahan nga po natin yung Ephesians 5:25. Ayan.
Ephesians 5.25. At ito po ang sinasabi. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Amen? So, ang tinutukoy po, kung sa Biblia ang pagbabasehan, ang salitang church ay inilalarawan ang lahat ng nasa buong mundo na tunay na iniligtas ng Panginoong Jesus ayon sa Ephesians 5 verse 25. Kung meron pong universal church, meron din namang mga tinatawag tayo mga the local church or ang lokal na simbahan. Ano nga ba ang tinutukoy naman na local church? Kasi merong universal, yung sama-samang mga taong niligtas ng Panginoon sa buong mundo. Pero meron din tayong tinatawag na local church, no? The Bible uses the word church when describing smaller groups. Kanina po ay universal church kasi ang dinidescribe niya ay all those in the whole world who are truly saved by Jesus. Pag sinabing local church naman, the word local church when describing smaller groups of believers who gather in a local assembly. Yung mga local assembly ay kung pagbabasehan ng Bible ay mga house churches, yung mga churches sa mga cities at churches sa mga regions. And we call that, the Bible called that local churches. Tignan po natin ang sinasabi sa patungkol po sa local church. Romans 16:5. Greet also the church that meets at their house. Kita ho ninyo? So ang local church ay pwedeng isang pagtitipon na ginagawa sa isang bahay. Kasi si Pablo sumulat para batiin ang mga nagtitipon sa isang bahay. Sabi niya, greet also the church, batiin din ninyo ang simbahan na nagpupulong o nagsasagawa ng gawain sa isang bahay. Greet also the church that meets at their house. Greet my dear friends Ephenetus, who was the first convert to Christ in the province of Asia. So, nandito pa rin tayo sa local church, ha? Una po, those who gather in a local assembly, that is house, according to Romans 16:15. Ano naman po ang sinasabi sa 1 Corinthians 1:2? Ano po ang sinasabi patungkol naman sa local church sa cities? To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be His holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. In Corinth, ito po ay city, ano? Sa simbahan ng Diyos sa Corinto, yung grupo ng mga mananampalataya na nasa Corinto ay sinusulatan ni Apostol Pablo. No? So, pag sinabing local church, yung mga nagkakatipon-tipon sa houses, yung local churches sa cities. And this time, let's go to Acts 9:21 o 9:31. Tingnan po natin ang 9:31. Ayan. 9:31. Then the church throughout Judea, Galilee, and Samaria enjoyed a time of peace and was strengthened, living in the fear of the Lord
and encouraged by the Holy Spirit, it increased in numbers. So ang tinutukoy naman dito, yung simbahan na mga nagkakatipon-tipon sa Judea, Galilee, and Samaria. Ito ay mga provinces. So ang tawag diyan, universal church, ay para sa mga mananampalataya sa buong mundo, the universal church, at ang local church ay yung mga believers na nagkakatipon-tipon sa mga bahay, sa mga syudad, at sa mga regions o mga rehiyon. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Ang susunod natin na pag-aaralan ay marks of the church. Marks of the church. Mga marka ng simbahan o paano ba ito nakikilala? Ano ang pagkakakilanlan? Ano ang mga pwedeng makita para sabihin ito ay isang church? No? Marks of the church. And this time, magbasa muna tayo sa Acts 2, verse 42. Acts 2, 42. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of the bread, and to prayers. To prayer. Okay? So, kaya isusunod natin ang tanong na what was the early church committed to? Kasi Book of Acts po ang binasa natin. Ano yung mga pangako ng unang simbahan? Ano ang ginagawa ng unang simbahan o mga unang Kristiyano na nagkakatipon-tipon? Ayon po sa Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles' teaching. Sila ay nagbibigay ng oras, ng panahon, ng pag-aaral at pagtuturo gamit ang mga turo ng mga apostol. Number one, ang tinatalakay natin ngayon ay yung mga marks of the church. Ano pa? And to fellowship. No? Fellowship. Number three, to the breaking of the bread or communion. And number four, to prayer. So yan po ang ginagawa ng early church. Yan ang kanilang commitment nung araw. So pag nagkakatipon-tipon sila sa bahay, sa syudad, sa region, ang mga local believers, ay ito po ang kanilang ginagawa. Amen. So, tuloy po natin. The preaching and teaching of God's Word is a mark of the true churches. Of true churches. Eh, hindi po matatawag na tunay na iglesia o iglesia ang mga nagkakatipon-tipon na hindi nakasentro ang pag-aaral at pagtuturo ng mga apostol, mga turo ng mga apostol. Kaya talagang every time we come together as a church, meron talagang pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng nagkakatipon-tipon lang tayo at ang ending natin eh namamasyal lang tayo, kumakain-kain lang tayo. Nawala itong sangkap, marka po ito ng unang simbahan. Nagde-devote sila sa teaching ng mga apostol. Churches properly administer the ordinances of baptism and the Lord's Supper. So pag sinabing church, ecclesia,
ay kanila ding ginagawa ang mga ordinansa ng pagbabautismo at ang pagpipirapiraso ng tinapay. They seek to be pure in doctrine. Ibig sabihin, pag sinabing church, dapat malinaw ang pagtuturo ng doktrina. They are complete in unity, discipline with love, petition God in prayer, evangelize the lost, disciple their members, worship with authenticity, practice mercy, exhibit holiness, and have a love for Jesus. Kompleto. Yan po ang tatak. Yan ang marka ng tunay na simbahan noong mga unang panahon ng simbahan. Eh ngayon, minsan nawawala na yung ibang sangkap diyan sa inisa-isa natin. Ang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos ay tanda ng mga tunay na iglesia o simbahan. Ang mga simbahan ay wastong pinangangasiwaan ang mga ordinansa ng bautismo ng banal na hapunan ng Panginoon. Hinahangad nilang maging dalisay sa doktrina, kumpleto sa pagkakaisa, disiplina ng may pag-ibig, nagsusumamo sa Diyos sa panalangin, nag-e-ebanghelyo sa mga nawawala at ligaw, nagdidisipulo sa kanilang mga miyembro, sumasamba ng may katapatan, nagsasagawa ng awa, nagpapakita ng kabanalan, at may pagmamahal kay Jesus. So, kung yan po ay ginagawa natin, yan, ibig sabihin, yung mga marka ng isang simbahan ay nakikita. Kung may kulang po dyan, di ba? Kasi baka ang simbahan, wala nang baptism, baka ang simbahan hindi na nagpa-practice ng communion or breaking of the bread, baka ang mga doktrina ay magulo, hindi alam kung ano ba ang doktrina ng simbahan, kung walang pagkakaisa, kung walang disiplina, ang mga miyembro, kung walang prayer, hindi na nagsusumamo ang church sa panalangin, kung wala nang ginagawang evangelism ang church, wala na silang burden sa mga ligaw at mga nawawala, kung walang programang malinaw sa pagdidisipulo sa mga miyembro, kung hindi na tapat ang pagsamba, hindi na tayo nagsasagawa ng mercy ministry sa mga hindi kasama sa simbahan, kung wala nang practice ang kabanalan at wala nang pagmamahal sa Panginoong Jesus, ay hindi po natin matatawag na tunay na iglesia yan o tunay na simbahan, sapagkat yung mga inisa-isa ko, yan ang mga palatandaan ng tunay na simbahan. Amen? So, diniscuss ko po ang the marks of the church. Now, magpo-proceed po tayo sa the purpose of the church. Ang layunin ng simbahan. Ano nga ba ang layunin ng simbahan? Una po ay worship. Worship. Worship is when believers give honor to God for who He is. Worship acknowledges adoration and praise for all that God is and has done. Maliwanag naman po yan sa Colossians chapter 3 verse 16. No? Colossians 3:16, ating basahin. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude
in your hearts. So ang una po na purpose ng church ay to worship. Ang pagsamba. Ang pagsamba ay kapag ang mga mananampalataya ay nagbibigay ng karangalan sa Diyos kung sino siya. Kinikilala ang pagsamba at pagpupuri sa lahat at kung ano at ng kung ano at ano ang nagawa na ng Diyos. Ayon po sa Colossians 3 verse 16. At puntahan po natin ang Psalm 66 verse 4. All the earth bows down to you. They sing praise to you. They sing the praises of your name. So from that verse, mga kaibigan, ay sasagutin natin ang tanong na, what way should God be worshipped? No? Ano ang mga paraan na dapat sambahin ang Diyos? Anong paraan, no? Sa binasa ho natin, all the earth, ang buong sinukob ay naninikluhod sa iyo, sabi ng Psalm 66 verse 4. Umaawit sila ng papuri sa iyo at umaawit sila ng papuri sa iyong pangalan. Amen. So, worship ang una pong purpose ng church. Ano po ang pangalawa? Fellowship. Fellowship. The Bible describes the fellowship within the body of Christ as participation with others in a common purpose. Yan po ibig sabihin ng fellowship. Participation with others in a common purpose. Yung fellowship. Many refer to this as community or sharing life together. Community within the church includes what? Unity, freedom from any division. Yan po ang sinasabi ng John chapter 10 verse 16. John 10:16. Sabi ng Panginoon, I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Fellowship. Amen? Yun po ang pangalawang purpose ng gawain o ng komunidad. Nilalarawan ng Biblia ang pagsasamahan ng katawan ni Kristo bilang pakibahagi ng iba sa iisang layunin. Marami ang tumutukoy dito bilang komunidad. So pag sinabing church ay ayon sa definition natin, sinasabi ng iba, kung ganun ang definition ng church, ang tawag natin dyan ay komunidad o pagbabahagi ng buhay ng sama-sama. Kasama sa komunidad, sa loob ng simbahan, ang pagkakaisa, kalayaan mula sa pagkabahabahagi. Pagkakabahabahagi. Ayan. No? Yung binasa natin kanina sa John 10 verse 16. Fellowship. This time, basahin po natin ang 1 Corinthians 1:10. 1 Corinthians 1:10. I appeal to you, sabi ni Pablo, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. So fellowship pa rin po ang tinutukoy, ano? And now answering the question, now, what is the desire of the early church, no? The desire of the early church
a unity in the body. We are perfectly united in mind and thought. Amen. That all of us agree with one another in what we say and what we do, so that there will be no divisions. Yan po ang hangarin ng bawat simbahan. Hangarin ng bawat simbahan. Ano pa? Aside from worship, fellowship, pangatlo po ay ministering to other believers. Yan po ang pangatlong layunin, tungkulin ng isang iglesia, ministering to other believers, bearing burdens with one another, and being accountable to one another. Ministering to one another means paglilingkod sa ibang mananampalataya, pagpasan ng mga pasanin sa isa't isa at pananagutan sa isa't isa. Kaya nga, tingnan natin ang mga, kung dito po sa ministering to other believers, sasagutin natin ang tanong na, tingnan natin yung mga tanong na pwedeng, yan. Okay. Ways the body ministers to one another. Ito yung mga paraan, pagbibigay tayo ng mga apat na verses para makita natin kung paano tayo mag-minister. Kasi ang pangatlong tungkulin, aside from worship, fellowship, ministering to other believers, ways the body, the church, the ecclesia, ministers to one another. Let's go to Romans 14 verse 19. Romans 14:19. Ito po ang sinasabi. Let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. So yan po ah. Yan ang isang unang paraan kung paano tayo makapag-minister sa isa't isa. Gawin lahat ang kakayanan na makapamuhay tayong mapayapa, na may pagtutulungan, na palakasin ang ating kapwa. Ang sabi naman po ng Galatians 5:13, you, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Napaglingkuran ang isa't isa na may pagpapakumbaba at pag-ibig sa isa't isa. Another chapter and verse from Galatians chapter 6 verse 2. Carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Amen? At ang pang-apat ay nasa James 5:16. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. So yung apat na mga verses na binasa natin ay sumasagot sa tanong o sumasagot sa ano ba ang mga paraan ng pangangasiwa sa katawan o pangangasiwa ng katawan, ng body, ng church sa isa't isa. Amen? Okay, nakakatatlo na tayo. Worship, fellowship, ministering to other believers. Sorry, at ang kasunod, ang kasunod na layunin ng church ay discipling. Pag sinabing discipling, ito ay pagdidisipulo. Ayan, sabi siguro tinagalog lang ni Pastor Rene, no? Discipling. Intentionally
ano pa, merong dapat equipping and nurturing believers in order to build them up into maturity in the faith. Hindi po pwedeng converts lang. Dapat ang ating i-raise ay mga disciples. At yan po ay mababasa natin sa Colossians 1 verse 28. Colossians 1:28. He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ. So from believers to disciples, from believers to followers. Yan po ang proseso. Pag sinabing discipling ay proclaiming, admonishing, teaching, and so that we may present everyone fully mature in Christ. So yan po ang discipling or pagdidisipulo. Sinasadyang magbigay ng kasangkapan at pag-aalaga sa mga mananampalataya upang palakasin sila tungo sa kapanahunan or maturity sa kanilang pananampalataya. Colossians 1:28. Kaya hindi po pwede ng isang body of Christ, isang iglesia, ay wala silang pagdidisipulo sa kanilang mga miyembro. Kasi ang gusto makita ng Panginoon ay disciples, no? Okay, answering the question now, what are the believers to do with what they have learned? Ano ang gagawin ng mga disipulo sa kanilang mga natutunan? Ang sabi po ng 2 Timothy 2:2, "Oh, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable people who will also be qualified to teach others." Amen. So, yan po ang 2 Timothy chapter 2, verse 2, answering the question, what are believers, ano ang gagawin ng mga mananampalataya sa kanilang mga natutunan? Ito daw ay ating isasalin sa iba na marunong din magsalin ng kanilang natutunan sa iba. Actually, pag binasa mo ang 2 Timothy 2:2, ay apat na generations ng mga mananampalataya. Ang sumunod po ay evangelism. Pag sinabing evangelism, proclaiming the gospel, urging non-believers to repent and believe in Jesus Christ. Yan po ay evangelism, pagpapahayag ng ebanghelyo, humihimok sa mga hindi pa mananampalataya na magsisi at manampalataya kay Jesus. Ano pa? The administration of church ordinances. Yung pangangasiwa ng mga ordinansa ng simbahan. Katulad ng ano? Baptism. Ang pagbabautismo. Baptism is a command that Jesus instituted for believers to practice. Dapat ang isang katawan ng Panginoon, local church, city church, or regional church ay pinapractice itong baptism. Baptism is a believer's public identification with Jesus in His death, burial, and resurrection. Baptism does not save us, nor does it impart grace to us, but announces to all that we have trusted Christ as our Lord and Savior. Yan po ang layunin ng bautismo. Amen? Okay? Ano pa? So, answering the question, when a believer is baptized, to whom do they identify themselves? O, nasaan na ba tayo? Ayan, no? Tingnan ho natin sa Romans
chapter 6, verse, ano ba to? 3 and 4. Ayan. Romans 6, 3 and 4. Okay, kapag ang isang mananampalataya ay nabautismuhan, kanino sila nagpapakilala sa kanilang sarili? Ito po ang sabi. 3. Or don't you know that all of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into His death? And verse 4, we were therefore buried with Him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Amen. Praise God. And also, dito na ho tayo sa sumunod na tanong, where did baptism take place? Saan naganap o ginaganap ang bautismo? At ang sagot po niyan ay nasa 3:23 ng Gospel of John. Ito po ang sabi, now John was also baptizing at Ainon near Salim because there was plenty of water and people were coming and being baptized. So, napansin niyo po yung salitang plenty of water. Nagbabautismo siya sa ilog dahil doon ay masagana, maraming tubig. At ang mga sino mang lumalapit ay kanyang binabautismuhan. So, sa isang lugar na maraming tubig. So, hindi po talaga winiwisik-wisik lang. Total immersion. Okay? Ano pa? Ano pang mga ordinances na ating ginagawa bilang simbahan? The Lord's Supper. The Lord's Supper. Ang hapunan, ang banal na hapunan ng ating Panginoon. Jesus gave the Lord's Supper to the church and in some instance, it is referred to as communion. The Lord's Supper is an act of remembering church or remembering Christ's death until He returns. When the bread is broken, it symbolizes the body of Jesus being broken. And when the cup is poured out, it symbolizes the blood of Jesus being poured out for us. Amen. At kung babasahin natin ang ilan sa mga huling verses natin sa Matthew 26:26 up to 29. Ito po ang sinasabi. While they were eating, Jesus took bread, and when He had given thanks, He broke it and gave it to His disciples, saying, take and eat, this is My body. Then He took a cup, and when He had given thanks, He gave it to them, saying, drink from it, all of you. This is My blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink from this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in My Father's kingdom. So the Lord's Supper, no? Ito po ay ang sinabi ng Panginoong Hesus na sinasagisag ng hapunan ng Panginoon. Amen? Sino ang dapat makibahagi sa hapunan ng Panginoon? Ang mga naniniwala kay Hesukristo na bautismuhan at sinusuri ang kanilang sarili para sa kasalanan o nasirang relasyon sa ibang mananampalataya. So ano ang personal application nito? How is the church necessary for growing maturity in Christ? What purpose of the church? No? Yan ang ating tanong. Ibigay muna natin yung the two questions, no?
How is the church necessary for growing maturity in Christ? And what purpose of the church are you most thankful of or thankful for? Paano kailangan ang simbahan para lumago sa kapanahunan, maturity kay Kristo? Anong layunin ng simbahan ang pinapasalamatan mo? Okay, so napag-usapan natin ang church, ecclesia, ang universal church, local church, ano ang mga tatak ng isang church, ano ang purpose or purposes ng isang church, at inisa-isa natin yung layunin ng existence ng isang simbahan. Purihin ang Panginoon. At dyan po nagtatapos ang ating lesson number 9, the church, dito po sa ating training for incoming leaders. Thank you. Sa 163, nakasama ko pong nakatapos, at sa lahat ng libu-libong magre-replay, nandiyan lang po sa ating JLG Online Facebook page at sa ating YouTube channel ang lahat ng ito. Amen. So magbabalik po ako bukas sa ating devotional 6:30 in the morning. Pastor Rene Alog po, lingkod ng Panginoon. God bless us all and Shalom!